Hi everyone! Welcome to my channel. At ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Cody McAllister ay isang 29 years old na software developer. Nagtatrabaho sa Cisco sa San Jose, California. Kilala siya sa kanyang pagmamahal sa mga klasikong kotse at inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang medyo perfectionist at isang taong maalaga. Ipinagmamalaki niya ang kanyang karera sa Cisco at sa Silicon Valley na umuusbong. Noong 2019, maganda ang kinabukasan ni Cody. Siya ang panganay sa dalawang magkakapatid na may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Rachel. Ang dalawa ay palaging may komplikadong relasyon dahil sa pagiging mapaghimagsik ni Rachel at pagkahumaling nito sa ipinagbabawal na gamot at pagkahilig sa alak. Nakabaliktaran sa matino at maayos na buhay ni Cody. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sinisikap ni Cody na suportahan ang kanyang kapatid, lalo na nang pumanaw ang kanilang mga magulang, ilang taon na ang nakalilipas. Noon pa man, gusto na ni Cody na makahanap ng perpektong kapareha. At noong unang bahagi ng 2019, sa wakas ay natagpuan na niya ito sa katauhan ni Lily, isang freelance na fashion designer. Ang kanilang relasyon ay mainit at mabilis. Sa loob lamang ng ilang buwan ay ikinasal na sila. Nagulat ang mga kaibigan at pamilya nila dahil sa bilis ng pangyayari. Naniniwala si Cody na natagpuan na niya ang babae na para sa kanya. Mukhang perfect match ang dalawa kung titingnan. Ngunit may mga palatandaan ng problema na napansin ng malalapit na kaibigan ni Cody. Tila mas nababalisa siya sa mga araw bago ang krimen, ngunit walang makapagsasabi kung bakit. Noong araw bago siya binawian ng buhay, ginagawa pa rin ni Cody ang kanyang nakagawi ang gawain. Siya ay nagtrabaho ng huli sa ilang malalaking proyekto para sa Cisco at nasasabik na nagkikipag-chat sa mga kaibigan tungkol sa isang paparating na bakasyon na pinaplano niya para sa kanilang unang anibersaryo ni Lily. Tinitingnan nila ang mga lugar tulad ng Napa Valley o sa isang tahimik na lugar. Si Cody ay nag-iisip din tungkol sa hinaharap, posibleng magsimula ng isang pamilya, bumili ng mas malaking bahay at doon manirahan. Ngunit mayroon ding mga pripadong problema na kinakaharap si Cody. Palagi siyang may issue sa pagtitiwala sa mga relasyon at may mga usap-usapan na ang kanyang kasal ay hindi kasing perpekto kaya ng nakikita. Ngunit umaasa pa rin si Cody na bubuti ang mga bagay-bagay at ang bago niyang buhay kasama si Lily. Umaga noong November 18, 2019, nang madiskubre ang bangkay ni Cody McAllister banting 7:30 AM. Tumawag ang asawa ni Cody na si Lily sa 911 na nagsasabing natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang asawa sa kanilang kondo. Nakatira ang mag-asawa sa isang modernong upscale unit, isang lugar na kilala sa mga high-end na tindahan at restaurants nito. Maagang nagising si Lily at napagtantong wala si Cody sa kama. Sinabi niya sa mga pulis na matapos niyang hanapin si Cody sa apartment ay nakita niya ito sa laundry room. Nang matagpuan ni Lily si Cody, nakahiga ito sa sahig na puno ng dugo. Ang kanyang katawan ay may maraming saksak at isang malalim na tama sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga braso ay may mga pasa at ang laundry room ay napakagulo. Nagkalat ang mga damit sa paligid. Hudyat ng isang marahas na labanan ang naganap. Ang washer at dryer na parehong high-end na mga modelo ay nabahiran ng mga dugo. Inilarawan si Lily bilang kalmado nang makipag-usap sa operator ng 911. Dumating ang first responder sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng tawag. Ang officer na si Mark Tran ang nauna sa eksena na sinundan ng kanyang partner na si Emily Rios. Pagkatapos ay mabilis na sinecure nila ang lugar at nagsimulang suriin ang katawan ni Cody kung may palatandaan pa ito ng buhay. Sa kasamaang palad, si Cody ay binawian na ng buhay sa mga oras na yon. Si Lily ay dinala sa labas at tinanong ni Officer Rios. At napansin niya si Lily na mukhang hindi apektado at malayo ang iniisip. Pagkatapos ay tumawag ang mga pulis para sa backup
At ang team ng investigator ay agad na dumating sa pinangyarihan. Kinapanayam nila ang mga kapitbahayan, ngunit wala silang napansin kakaiba noong umagang yon. Ang mag-asawa ay medyo bago sa gusali, kaya walang nakakakilala sa kanila. Sa oras na dumating ang mga investigator, agad nilang kinordon ang gusali at naging puspusan ang kanilang pagsisiyasat. Dinala nila ang bangkay ni Cody sa opisina ng coroner at dinala naman si Lily para sa pagtatanong. Noong umaga ng November 18, 2019, ang mga investigator na sina James O'Brien at Lisa Chang na parehong mga veterano sa serbisyo ay ang itinalaga sa kaso. Si O'Brien ay kilala sa kanyang methodological approach at no-nonsense attitude, habang si Chang ay may reputasyon sa pagiging matalas sa mga detalye. Magkasama silang pumasok sa kondo at agad na dumiretso sa laundry room kung saan natagpuan ang katawan ni Cody. Ang pinangyarihan ng krimen ay kakilakilapot, isang maliit na laundry room kung saan nakahandusay ang katawan ni Cody malapit sa pinto na napapalibutan ng kanyang sariling dugo. Nagkalat ang mga damit kung saan saan. Ang ilan sa mga ito ay basang-basa ng dugo. Malinaw na nagkaroon ng matinding labanan. Isang duguan na kutsilyo ang natagpuan ilang talampakan ang layo mula sa katawan ni Cody. Meron itong itim na ergonomic na hawakan na karaniwan sa maraming tahanan. Napansin din ng mga investigator ang washer at dryer na parehong natatakpan ng spatter at ilang dugo ang mga tatak ng kamay sa frame ng pinto na nagpapahiwatig na malamang na sinubukan ni Cody na ipagtanggol ang kanyang sarili. Agad na nagsimulang magkatalog ng ebidensya si Detective Chang. Inutusan niya ang forensic team na kumuha ng mga sample ng dugo, suriin ang mga fingerprints at hanapin ang anumang sinyales ng sapilitang pagpasok. Hindi masyadong malaki ang laundry room, kaya hindi nagtagal ang mga investigador upang mangolekta ng ebidensya. Gumamit sila ng mga espesyal na asul na ilaw upang maghanap ng mga karagdagang bakas ng dugo sa ibang bahagi ng bahay, ngunit tila ang mga pag-atake ay nasa loob lang ng laundry room na ganap. Sa labas, ang mga pulis ay nag-canvas sa kapitbahayan na nagtatanong sa mga residente kung sila ay nakarinig o nakakita ng anumang kahinahinala, ngunit walang makabuluhang sagot silang nakuha. Nakatoon si O'Brien sa timeline, wala pang isang taon na kasal ang mag-asawa at ayon kay Lily, mukhang maayos naman ang lahat. Gayunpaman, ang mga palatandaan ng isang marahas na argumento ay imposibleng baliwalain. Walang mga palatandaan ng isang sapilitang pagpasok na nagmumungkahi na posibleng kilala ni Cody ang umatake sa kanya. Nang maglaon, kinumpirma ng medical examiner na tatlong beses na sinaksak si Cody at ang malalim na sugat sa kanyang dibdib ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Ayon naman sa mga ulat ng coroner, binawian ang buhay si Cody makalipas lang ang ilang minuto matapos itong saksakin. Samantala, ang mga investigador ay nagpatuloy sa paghahanap sa iba pang bahagi ng kondo para sa higit pang mga ebidensya, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Ang sitwasyon at ang magulong pinangyarihan ay nagpapahiwatig ng personal na alitan. Ito'y hindi isang random na krimen lang. Ang unang pinaghihinalaan ng mga pulis ay ang asawa ni Cody na si Lily, na siyang tumawag sa 911 at nag-ulat sa nangyari. Sa edad na 32, nagtrabaho si Lily bilang isang freelance na fashion designer at nakagawa ng katamtamang reputasyon sa lokal na creative scene para sa kanyang mga unique designs. Ang kanyang tahimik na misteryosong personalidad ay ang umaakit ng mga tao. Ngunit marami sa mga nakakakilala sa kanya ang nagsabing pinanatiling privado nito ang karamihan sa kanyang personal na buhay. Mahigit isang taon lang niyang nakilala si Cody at mabilis na nauwi sa kasal ang kanilang relasyon na ikinagulat ng ilan sa kanilang mga kaibigan. Sa kanyang paunang interogasyon noong November 18, 2019, si Lily ay mukhang kalmado, ngunit kitang-kitang nanginginig. Sinabi niya sa mga investigator na natagpuan niya ang katawan ni Cody pagkatapos bumalik mula sa isang mabilis na pagjajaging. Sinabi niya na ang kanilang relasyon ay masaya kahit na mayroon silang kaunting argumento kamakailan.
sa pagtatanong sa kanya ni Detective O'Brien. Naging mas emotional si Lily ngunit nanatiling pare-pareho ang kanyang kwento. Paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang ideya kung sino ang maaaring gumawa nito kay Cody. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ng mga detective ang ilang mga dahilan. Isa na rito ang walang mga palatandaan nang sa pilitang pagpasok sa kondo na nangangahulugang ang kriminal ay malamang na isang taong kilala ni Cody. May mga pasa rin si Lily sa braso at maliit na hiwa sa kamay. Nang tanungin siya tungkol dito, sinabi niya na ito ay nakuha niya mula sa isang aksidente noong nakaraang araw, ngunit tila malabo ang paliwanag nito. Si O'Brien na may likas na mapanghinalang personalidad ay nakitang kakaiba ang kanyang kilos. Habang ang pagtatanong ay nagpapatuloy, lalong tumaas ang tensyon sa silid. Pinanggit ng mga investigator ang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon ni Rachel, ang nakababatang kapatid na babae ni Cody. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, inamin ni Lily ang sexual na relasyon nila ni Rachel. Ipinaliwanag niya na ang relasyon nila ay nagsimula bago pa sila nakakilala ni Cody at nagpatuloy kahit pagkatapos nilang ikasal. Inamin niya na nakipagtalik siya kay Rachel noong hapon bago ang nangyari kay Cody. Ang revelasyon na ito ay nagdagdag ng pagiging komplikado sa sitwasyon na nagmumungkahi ng malalim na emosyonal na koneksyon na kaakibat ng kaguluhan ng love triangle. Inilarawan ni Lily ang kanyang damdamin para kay Cody at kay Rachel. Naisip naman ng mga investigator na ang relasyon ni Lily sa magkakapatid ang maaaring dahilan kung bakit nangyari ang krimen. Ang karagdagang komplikadong mga bagay ay ang kakulangan ng background na impormasyon tungkol kay Lily. Nahirapan ang mga pulis na maghanap ng anumang mga record ng kanyang pagkatao bago ang 2015. Sinabi niya kay Cody at sa kanyang mga kaibigan na siya ay mula sa Calgary, Canada. Ngunit walang mga opisyal na dokumento upang suportahan ang mga claims na ito. Ito ay humantong sa mga detectives na magtanong kung may itinatago ba siya mula sa kanyang nakaraan na maaaring may kinalaman sa krimen. Sa kabila ng pakikipagtulungan ni Lily, hindi napigilan ng pulisya ang pakiramdam na may higit pa sa kanyang kwento. Idiniin nila siya sa kanyang relasyon kay Cody na nagtatanong tungkol sa anumang kamakailang pagtatalo o tensyon sa pagitan nila. Inamin ni Lily na nagtalo sila tungkol sa pananalapi at iba pang personal na isyo. Ngunit itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Cody. Nagsisimula pa lang ang imbestigasyon at habang hindi pa naaaresto si Lily, nananatili siyang person of interest. Ang mga imbestigator ay patuloy na maghuhukay ng mas malalim sa nakaraan ni Lily at sa kanilang relasyon na nakahanap ng anumang mga bagay na maaaring magbigay liwanag sa marahas na pagkilos na tumapo sa buhay ni Cody. Ang pangalawang tao na tinanong ng pulisya ay si Rachel McAllister, ang nakababatang kapatid na babae ni Cody. Si Rachel, 26, ay isang bartender sa isang naka-istilong downtown Sousa Bar na tinatawag na The Fountain Top. Siya rin ay isang mga awit na kilala sa pag-perform ng kanta ni Taylor Swift sa lugar na Odin Mike Night. Sa kabila ng pagiging swail na kapatid at pagmamahal sa nightlife scene, malapit si Rachel kay Cody. Ngunit nagkaroon sila ng masilimuot na relasyon. Dahil sa kanyang matigas at mainitin na ulo at ang pagkalulong sa mga ipinagbabawal na gamot at alkohol. At ito ay naging dahilan upang siya ay pinaghihinalaan. At dahil sangkot din si Rachel sa isang lihim na relasyon kay Lily bago pa siya nakilala ni Cody. Isang katotohanang nalaman lamang sa panahon ng pagsisiyasat. Ipinagpatuloy niya ang relasyon nila ni Lily kahit na nagpakasal na si Cody at Lily na lumikha ng gusot ng magulong relasyon ng tatlo. Ang sexual na relasyon sa pagitan ng dalawang babae ay madamdamin ngunit puno ng tensyon. At naniniwala ang mga investigator na ito ay isang posibleng motibo para saktan ni Rachel ang kanyang kapatid.
Kung nalaman ni Cody ang tungkol sa pag-iibigan ng dalawa, ay maaaring lumikha ito ng mainit na kumprontasyon. Dinala si Rachel para sa pagtatanong noong hapon ng November 19, 2019, wala pang 10 araw bago ang Thanksgiving. Nang maupo ito, malinaw na hindi niya nagampanan ng maayos ang interogasyon. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya habang galit niyang itinatanggi ang anumang pagkakasangkot sa nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa detective na si O'Brien na mahal niya si Cody sa kabila ng kanilang alitan minsan at iginiit na hindi niya ito sasaktan. Gayunpaman, ibang kwento ang sinasabi ng kanyang kilos. Kinakabahan siyang lumipat sa kanyang upuan, iniiwasan ang pakikipag-eye contact at naging defensive ng tanungin tungkol sa kanyang patuloy na relasyon kay Lily. Tinanong ng mga investigador si Rachel kung nasaan siya noong gabi ng krimen. Sinabi niyang siya ay nagtatrabaho ng gabing yon at umuwi sa bahay upang matulog. Ngunit wala siyang matatag na alibay upang suportahan ito. Tinanong din siya ni O'Brien tungkol kay Doc Coleman Kang, ang kanyang dating kasintahan na may marahas na nakaraan, na nakita malapit sa kondo ni Cody noong araw ng krimen. Inamin na Rachel na ilang buwan na niyang hindi nakausap si Kang, ngunit naging kapansin-pansin na natitense ito nang banggitin ang pangalan ni Kang. Habang ang mga pulis ay patuloy na naghuhukay sa personal na buhay ni Rachel, natuklasan nila ang kanyang pagkahumaling at pag-abuso sa bawal na gamot. Ang kanyang mga problema sa pananalapi ang nagtaas ng hinala sa kanya. Naniniwala ang mga investigator na ang pag-iingit ni Rachel sa tagumpay ni Cody kasama ang stress ng kanyang relasyon kay Lily ay maaaring nagtulak sa kanya sa isang krimen. Pagamat walang pisikal na ebidensya na direktang nag-uugnay kay Rachel sa krimen, ang kanyang magulong relasyon kay Cody at Lily ang dahilan para maging isa siya sa pangunahing suspect sa imbestigasyon. Ang ikatlong taong inimbestigahan ng pulisya ay si David Duke Coleman Kang, isang 42 years old na kriminal na may mahabang kasaysayan ng marahas na krimen. Si Kang ay labas-pasok sa bilangguan para sa iba't ibang mga pagkakasala, kabilang ang pagbebenta ng pinagbabawal na gamot at panggugulpi. Kilala siya ng mga tagapagpatupad ng batas sa Santos, lalo na sa mga lugar kung saan madalas ang aktibidad ng mga krimen. Ang magaspang na reputasyon at relasyon ni Kang kay McAllister ay agad na naglagay sa kanya sa radar ng pulisya. Matapos ang krimen kay Cody, si Kang ay nakita malapit sa kondo ng gabi ng krimen. Ito ay iniulat ng isang kapitbahay na nakita siyang nakatayo malapit sa parking lot ng gusali bandang 10:30 ng gabi habang naninigarilyo. Ang impormasyon ngayon ay nagpataas ng alarma para sa mga investigator dahil kilala si Kang sa kanyang kakayahang gumawa ng krimen. Iniisip ng mga pulis na si Kang ay nadala ng selos o galit at maaaring hinanap si Rachel at napunta sa lugar ni Cody. Noong November 21, 2019, si Kang ay dinampot ng pulisya para sa pagtatanong. Siya ay kalmado at halos walang pakialam. Habang dinala siya ng mga investigador, si Kang ay hindi apektado sa kabigatan ng sitwasyon. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang presensya malapit sa gusali ni Cody noong gabi ng krimen, sinabi ni Kang na siya ay nasa lugar para makipagtalik sa isang lalaki, ngunit hindi ito natuloy. Sinabi niya na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Cody at sinabi niyang halos hindi nga niya kilala si Cody. Gayunpaman, dahil sa kriminal na record ni Kang, naging kahina-hinala ito sa mga investigator. Ang kanyang pagkakasangkot sa mga aktibidad na illegal at ang kanyang connection kay Rachel ay lumikha ng isang posibleng motibo. Ngunit itinanggi ni Kang ang lahat ng ito at naninindigan na hindi pa siya nakapasok sa loob ng gusali ng gabing yon. Sa kabila ng kriminal na nakaraan ni Kang, walang matibay na ebidensya ang pulisya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang kanyang alibay kahit na manipis ay walang mga palatandaan na si Kang ay pumasok sa kondo o nasangkot sa marahas na alitan na humantong sa katapusan ni Cody. Ngunit dahil sa kanyang koneksyon kay Rachel at sa kanyang presensya na malapit sa pinangyarihan, ang dahilan para manatili ito sa radar ng pulisya.
Noong November 24, 2019, halos isang linggo pagkatapos nang nangyari kay Cody McAllister, nakatanggap ang Departamento ng Pulisya ng San Jose ng kritikal na break sa kaso. Sa paligid ng investigasyon, sinusuri ng investigador na si O'Brien at Detective Chang ang mga ebidensya nang lumapit sa kanila ang isang forensic technician na may dalang kakaiba. Ang MacBook ni Lily McAllister ay natuklasan ng technician at nabuksan nito ang ilang mga nakatagong files na naglalaman ng mga medical na dokumento kabilang ang isang lihim na posibleng natuklasan ni Cody bago ang kanyang pagkawala. Si Lily McAllister ay ipinanganak na lalaki at sumailalim sa operasyon ng paglipat ng kasarian mga taon na ang nakalilipas sa Canada. Ang mga dokumentong ito ay bago pa ang 2015 na nagsiwalat na si Lily ay dating isang lalaki na kilala bilang Lyle Dobchenko. Ang pagpapahayag na ito ay nakakagulat, hindi lamang dahil sa sikreto mismo, ngunit dahil itinago din ni Lily ang bahaging ito ng kanyang nakaraan sa kanyang asawang si Cody. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya, natuklasan din nila ang isa pang pasabog na katotohanan. Bago ang kanyang paglipat ng kasarian, ay ikinasal pa ito sa kapatid ni Cody ni si Rachel habang naninirahan pa ito sa Calgary. Ang gusot at magulong relasyon na ito ay agad na nagdagdag ng bagong layer ng pagiging komplikado sa kaso. Pinagsama-sama ng mga investigador ang isang posibleng senaryo. Nagbabrowse si Cody sa laptop nang makita niya ang mga dokumentong ito na humantong sa isang marahas na konfrontasyon kay Lily noong gabi ng kanyang katapusan. Gamit ang bagong katibayan na ito ay muling kinapanayam ng pulisya si Lily. Sa pagkakataong ito ay nakatuon sa kanyang nakaraan. Nang iniharap ng mga investigator ang mga dokumento, inamin ni Lily na natuklasan ni Cody ang kanyang sikreto noong gabing yon, na humantong sa isang mainit na pagtatalo. Ayon kay Lily, habang si Cody ay galit na galit at nadama ang lubos na pagtataksil, hindi lamang dahil sa itinatago niya ang kanyang tunay na kasarian, ngunit dahil din sa dati nang naging asawa ang kanyang kapatid na babae. Hindi naging marahas ang kanilang pagtatalo. Sinabi ni Lily sa mga investigator na sinubukan niyang pakalmahin si Cody ngunit mabilis na lumaki ang pagtatalo hanggang sa umalis si Cody sa apartment para magpalamig. Ang pagkatuklas ng bagong impormasyong ito ay isang napakalaking pagbabago sa pagsisiyasat. Naniniwala ngayon ng mga investigator na ang pagtapos kay Cody ay direktang nag-uugnay sa kanyang pagkakatuklas sa nakaraan ni Lily at ang emosyonal na kaguluhang dulot nito. Muling sinuri ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen gamit ang bagong pag-unawa na ito, umaasa na makahanap ng higit pang ebidensya upang suportahan ang kanilang teorya. Nagsimula rin silang makipag-usap mula kay Rachel McAllister upang linawin ang kanyang kaalaman sa kasaysayan ni Lily. Ang bagong ebidensya nito ay nagbigay sa pulisya ng malinaw na motibo at naglagay kay Lily sa tuktok ng listahan ng mga suspek. Noong gabi ng November 26, 2019, pagkatapos ng mga araw ng pagsisiyasat ng pulisya, kinilala ng Departamento ng San Jose si Lily McAllister bilang ang salarin sa pagtapos sa buhay ni Cody McAllister. Kasunod ng pagtuklas ng mga nakatagong dokumentong medikal na isiniwalat ang nakaraan ni Lily bilang isang transgender na babae at ang kanyang dating kasal sa kapatid ni Cody na si Rachel. Iginiit ng pulisya na natuklasan ni Cody ang mga lihim na ito ilang sandali bago ang kanyang katapusan. Ang pagtuklas na ito ay humantong sa isang marahas na pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagkakasaksak kay Cody. Si Lily McAllister, 32, ay palaging isang misteryosong figura sa kanilang lokal na lugar na kilala sa kanyang malikhaing mga disenyo ng fashion at malambot na kilos. Namuhay siya ng tahimik na tila pribadong buhay mula nang dumating siya sa California ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit ang kanyang lihim na nakaraan bilang si Lyle Danchenko ay nananatiling nakatago kahit kay Cody na kanyang asawa ng ilang buwan. Naniniwala ang pulisya na matapos harapin ni Cody si Lily, mabilis na nawala ng kontrol ang pagtatalo.
Sa desperadong pagtatangka na protektahan ang sarili mula sa pagsalakay ni Cody, si Lily ay nakakuha ng kutsilyo sa kusina sa panahon ng pagtatalo at nasaksak niya ito sa dibdib. Pagamat sinabi ni Lily na self-defense ang kanyang ginawa, nakita ng mga investigator na mas komplikado ang sitwasyon dahil sa matinding emosyonal na mga layer ng relasyon at ang mga lihim na bago lang natuklasan. Noong November 27, 2019, dumating ang mga pulis sa kondo ni Lily para aristuhin ito. Tahimik na hapon at nasa bahay si Lily na nalilito pa rin sa mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Nang kumatok ang mga pulis sa kanyang pintuan, tila hindi siya nagulat. Ayon sa mga ulat ng pulisya, kalmado si Lily habang sinasabi nila ang tungkol sa pag-aresto sa kanya. Nananatiling kalmado ang kanyang kilos habang nakaposas ang mga ito at dinala sa patrol car. Samantala, nalungkot ang pamilya ni Cody, lalo na ang kanyang mga magulang at ang kapatid na si Rachel sa pagkakaaresto. Nahihirapan ang pamilya na tanggapin ang katotohanan ng mga lihim na humantong sa katapusan ni Cody. Ang pag-aresto ay nagdulot ng kaunting paghihilom sa kanilang kalungkutan dahil kahit papaano ay nakamit na nila ang katarungan. Ang paglilitis kay Lily McAllister para sa pagtapos sa kanyang asawang si Cody ay nagsimula noong unang bahagi ng February 2020. Ang prosekusyon ay pinangunahan ng abogado ng distrito na si Mark Harding, isang 45 years old, na nagsabing ang mga aksyon ni Lily ay sinadya. Pinakita ni Harding ang nakitang ebidensya sa laptop ni Cody at iminungkahi na ang pagkakatuklas sa transgender na pagkakakilanlan ni Lily at ang dati niyang relasyon sa kapatid ni Cody na si Rachel ay ang nag-trigger sa isang fatal na confrontation. Sa panig ng depensa ay si Attorney Sarah John Jane Labason, 39, na kilala sa kanyang empathetic ngunit matalas na estilo. Sinabi ni Labason na si Lily ay kumilos bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na si Cody ay nagalit matapos matuklasan ang mga dokumento ni Lily at nagsimula ng isang pisikal na alitan na nag-iwan kay Lily na walang pagpipilian kundi patiktahan ang kanyang sarili. Si Labason ay nagpinta ng isang nakakaawang imahe ni Lily na naglalarawan sa kanyang mahirap na buhay bilang isang transgender na babae at ang takot na hindi matanggap sa mata ng lipunan. Hinimok niya ang hurado na isalang-alang ang kalagayan ng pag-iisip ni Lily sa panahon ng pagtatalo. Sa buong pagsubok, ang pamilya ni Cody ay dumalo sa bawat sesyon. Ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa silid ng hukuman. Araw-araw na nalulungkot sa pagkawala ng kanilang anak. Ang emosyonal na bigat ng kaso ay kitang-kita sa kanilang mga mata, habang ang magkabilang panig ay nagpahayag ng kanilang mga argumento. Pagkatapos ng 3 linggo ng patutuo, nag-deliberate ang hurado sa loob ng 2 araw. Sa huli ay nahatulan si Lily ng 2 antas ng pagtapos ng tao. Hinatulan siya ng hukom ng 20 taon sa bilangguan, isang desisyon na nadama ng ilan sa pamilya ni Cody na masyadong maluwag dahil sa kalunos-lunos na pagkawala ng kanyang buhay. Ang koponan ng depensa ay umaasa para sa isang mas mababang kaso ng pagtapos ng tao. Ngunit ang hurado ay sumang-ayon sa pananaw ng prosekusyon na ang mga aksyon ni Lily, kahit hindi pinagplanuhan at self-defense lang ito, ay nararapat pa rin ang hatol sa kanyang ginawa. Ang hustisya ay naihatid ngunit ang sakit sa pagkawala ni Cody ay nananatili. Pagkatapos ng paglilitis kay Lily McAllister noong February 2020, malaki ang pagbabago sa buhay ng mga kasangkot. Si Lily ay sinintinsyahan ng 20 taon sa bilangguan para sa pagtapos sa kanyang asawang si Cody. Ipinadala siya sa Valley State Prison sa Chachola, California, kung saan nahaharap siya sa mga makabuluhang hamon bilang isang transgender na babae sa isang kapaligiran ng bilangguan ng lalaki. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. And as always, keep safe everyone!